Masarap daw at pampatigas daw ng tuhod ang balot. Sa Central Luzon, ibang klase ang balot na hit ngayon, ang pugolot. Itlog ito ng pugo na ginawang balot. Hindi lang ito nakabubusog. May isa pang paniniwala tungkol sa pugolot na ikatutuwa ng mga magsingiro. Pugolot o itlog ng pugo na ginawang balot. Epektibo raw na pampagana sa mga mag-asawa? Sa Pilipinas, maraming halaman ang nakagagamot ng iba't ibang karamdaman. Sakit ng ulo, sakit ng tiyan, ubo, sipon at iba pa. Pero may mga halaman din naman na espesyal ang gamit. Sila ang pampainit. Pampainit sa pagsasama ni na Mr. at Mrs. Tawag dito ay aphrodisiac. Mula sa pangalang Aphrodite, ang Greek goddess of love, ang aphrodisiac ay maaaring pagkain o drug na nagpapataas daw ng tinatawag na sex drive ng sino mang kakain ito. Perfect na perfect sa sexy time ng mga couples. Pinakapopular na aphrodisiac sa mga kalalakihan, ang saging. Meron daw kasi itong bromelain na nagbibigay gana kay Mister. Para naman sa mga kababaihan, nandyan ang basil na amoy pa lang pang set na raw ng mood for romance. At syempre hindi mawawala sa listahan ang mga putahing nilahukan ng maanghang na sili. Hindi lang daw dinner ang magiging spicy kung di pati ang inyong gabi. Sa Concepcion Tarlac, sikat na sikat ang pugolot o itlog ng pugo na ginagawang balot. Gaya ng regular na balot, pampalakas din daw ito ng tuhod at sinasabing isa ring aphrodisiac. Based dun sa lasa, mas malinamnam yung pugolot, yung sabaw ng pugolot. Although kukunti lang, pero kapag natikman mo siya, mas malasa siya, mas malinaman siya, compare mo dun sa regular na balot. At the same time, yung pag kinain mo siya, as in since dahil bite size lang siya, pag sinubo mo, as in hindi mo na siya mararamdaman, may kinakain ka ng sisiu. So, sa mga alaga naming mga pugo, nilalagyan namin sila ng lalaki para mag-fertile yung egg ng mga babae. So after that, yun, in-harvest namin, then based dun sa kung gano'ng kadaming orders, nag-ipon kami ng itlog, then in-incubate namin good for 12 days. So for on the 12 days, nilalabas namin, then kinakadling namin, sinisilip namin sa isa para ma-segregate namin yung naging balot at yung naging penoy. Pugolot, hindi lang sa Tarlac mabibili, kundi sa halos buong Luzon, kabilang na ang Metro Manila. As of now kasi, nakikilala na siya nationwide. Which is, sabi ko nga, medyo lumalakas ang demand ngayon. Kaya, kumbaga, mostly dito sa part ng Norte, at the same time sa may Manila, part na din ng Batangas, Laguna, tsaka Cavite. Meron na kami rin market dyan. Ayon sa mga eksperto, wala pa raw scientific study na magpapatunay sa bisa ng aphrodisiacs. Pero para sa mahihilig sa mga pagkain ito, wala namang mawawala kung sila ay maniniwala. Nakatutok pa rin kayo sa Amazing Earth. May mga Pinoy na naniniwalang aphrodisiac ang pugolot. Pero gaano nga ba ito kabisa? Nakahanap kami ng isa nating kababayan na magbibigay ng patotoo. Itlog ng pugo na ginawang balot. Ito na ba ang sagot sa problema ng mga lalaking laging pagod at nang lalambot? Sa kabila ng pagiging moderno ng mundo, marami pa rin ang naniniwala sa traditional medicine. Ang paggamit ng herbal at medicinal plants mahigit 60,000 years nang pinapraktis sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kung ano-anong sakit daw kasi ang kayang gamutin ng mga ito. Kahit pa nanghihinang tuhod ng mga lalaki. Ako si Jay Gonzalez, 44 years old. Kumakain ng pugolot. Ako isang katiwala sa farm sa Tarlac. May mga pagkakataon na nakakapagod. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang matikman niya ang pugolot. Matapos kumain ng pugolot, napansin daw nito ang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Oh, mas malakas yung resistensya ko pag kumain ako ng pugolot. Hindi ka mukha nung hindi ako nakakain. Medyo maano yung katawan mo, hindi masigla. Si Mrs. napapaligaya ko sa gusto niya. Talagang kahit na pagod kami pareho, sigurado.
Ang itlog ng pugo ay mayaman sa vitamin B1 and B2, iron, good cholesterol at protina. Sa katunayan, mas mataas pa ang protein level nito kumpara sa itlog ng manok. Pampataas din daw ng energy levels ang taglay nitong minerals and micronutrients. Totoo man o hindi, ang bisa ng mga aphrodisiac gaya ng pugulot, nasa sa atin na yon kung ating paniniwalaan. Ang importante, magamit natin ang tama at hindi maaabuso ang amazing na biyaya na bigay sa atin ni Inang Kalikasan.